enjoy your company tonight, O Lord. Lord, all this we pray in Jesus' name, with the fellowship and guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 Pwede na po tayo maupo. Ayun. Pwede po bang mahiling na magpakilala tayo sa bawat isa? Yung enough po para marinig ng... Kasi malayo yung iba, baka po yung medyo mahiya tayo. Alisin muna natin yung hiya. Wala pong bago, walang luma dito. Amen po ba? Amen. Amen. So, unahan ko na po. Pag-anon. Pag-anon. Ako si Sister Lisa sa Pinas, taga Batangas. Dito, Karama. Tapos, sama ko na din yung pasasalamat sa Panginoon sa buong linggo na strength at sa wisdom na pinagkaloob niya sa akin. Kasi wala yung amo ko. So, parang sa akin nakatulalan. Ayun. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi ayun ko kayo kasama namin sa fellowship nito. Amen. Sana magpatuloy kayong kasama namin. Ayun po. Yeah. Amen. Amen. Kuya. Kaya ko ba? Huwag na po yun. Malakas naman boses ko eh. Rinig nyo naman, di ba? Amen. Ako nga pala si Brother Christian. Sa Philippines, sa Dasmariñas, Cavite. Dito sa Japlia. I want to thank the Lord for the blessings, the provisions, the guidance, the for the protection and safety of my family, and for everything, for all the blessings. And I raise up all the highest praises and glory to His name. Amen. Amen. Ako si Brother Renz. Nagpapasalamat ko, Lord, dahil po sa binibigay niya po grabe yung mercy sa akin araw-araw. Sa mercy ko na binibigay niya sa akin. Bali, ako po si Sister Annette sa Philippines po, sa Cavite, dito po sa Dubai, sa Jaffria. Sa ngayon, pinagpapasalamat po palagi din naman po is yung help ng mga bata na lagi silang di na sila nagkakasakit, tapos nag-excel naman sila sa school. Sa akin, sa awa ng Diyos, nakaka-survive naman ako sa trabaho kahit malayo. Medyo bumabalik-balik ang pagod dahil sa, ayun, sakit dahil sa misa sa pagod, pero kaya pa naman po. Amen. Ako pa si Sister Lenore, asama ni Brother Wendell. Bigyan na balik siya sa Pilipinas, dito sa Dubai, dito Karama. Kasama ko sa bahay, Sister Maria, si Pastor. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ni Sister Maylene kasi naging lalo ngayon siya ng pagpapala sa trabaho. Ang sarap pala ng pakiramdam yung pagkasama mo sa trabaho, yung kapatiran mo. Kasi kapag ka nagkakamali ka, hindi ka... Kasi pag unlike mo pag unbeliever kasi pinagtatawanan ka, di ba, pagbago. Pero pag kapatiran mo, pag nagkakamali ka, siya pa yung nag-i-encourage sa'yo. At talagang tinuturuan niya po ako. Salamat po sa kanya. Tsaka nagpapasalamat ko sa Panginoon sa traveling mercy na ibinibigay sa aming mag-asawa. Sa protection para kay Cleo kapag naiiwan siya sa bahay mag-isa. At salamat din sa buhay ni Sister Maria kasi nandun kasama ni Cleo. Talagang ang sarap po ng pakiramdam tsaka ang sarap ng maging anak ng Diyos. Tunay na buhay po siya. Amen. Good evening po. Ako si Sister Irene, asawa ni Brother Francis. Taga-tarta kami sa Pilipinas. Tapos dito, din lang kami sa likod ng school district. Papasalamat pa kay Lord kasi nag-start na yung klase namin kahapon. Nagtuturo po ako ng kinder. Pinagpipray ko kay Lord before pa na maging mabait yung mga estudyante ko tapos walang abnormal kasi yearly na lang, may mga abnormal na napapahalo sa mga hirap magturo. Eh ngayon, wala namang abnormal na yan. Kaya lang may dalawang bata na baby paiyak ng baby. Pero okay naman sila, matatalino yung ibang bata. Kasi marunong na magsulat, kinder one pa lang eh. Susulat-sulat na sila eh. Ibig sabihin, hindi ako masyado mahihirap sa pagtuturo sa kanila. Praise God.
Amen. Good evening po, ako si Sister Daddy. Nakatira po ako sa Marikina sa Pilipinas at dito lang po sa Sabor, Dubai. At nagtatrabaho po ako sa Jebel Ali. I really thank God because to sa comfort na binibigay niya sa akin. Actually, yung pastor ko passed away yesterday, yung pastor namin sa Pinas. Na which is na siya talaga yung father ko, spiritual, and talagang lahat kami doon, yung member namin sa church, sa Pinas, talagang nandoon sila rin. Pero nandoon yung comfort, at alam namin na ang Panginoon ay magkasama sila. I really praise na dahil talagang nandito ako na tinuruan niya ako na yung talagang maging sisyali na maging matatag sa salita ng Panginoon at sa spiritual na bagay. And I really thank po rin kasi yung sa anak ko, yung good news na na-receive ko sa anak ko na sabi nga pagka single pair malayo, pero naging ano siya, independent. Nakita ko yung score niya ngayon, almost 100 sa mga exams niya. At isa lang yung pinaka-mistake niya daw, sabi ng sa mga exams, sa mga major exams. I really thank God dahil binibigyan siya ng riska. Kahit wala nang tuturo, ang Panginoon talaga na bibigyan ng wisdom sa kanya. Amen. Para lang may hangin na mag-